Pabalik po ang PBA dito sa Iñares Center sa Antipolo. Noong Linggo, binulaga tayo ng isang rookie ng pangalan ay Polly. Ngayon, meron tayong maririnig mula sa ating courtside reporter tungkol kay Polly. Sel? Alam mo, kausap po si Polly kanina tapos sabi niya, wala na siyang pakialam kung hindi siya napiling number one sa PBA draft at hindi siya kinuha ng Powerade dahil ang mahalaga lang daw ay maglalaro siya at yun nga, wala siyang sasantuhin at bibigyan niya ng hustisya ang kanyang pagiging batang tondo, mapabederanong player man yan o hindi. Sabi nga niya, tuwing may mga nagagalit sa kanya, tuwing may mga nayayabangan sa kanya, lalo siyang namumotivate na galingan ang kanyang laro. Kaya ang kanyang motto ay hanggang sa hindi pa nagbibeat ang buzzer, pwede pa silang manalo. Kaya tingnan natin kung anong kalalabasan ng laro ito. Back to you, Chiki and... Maraming salamat, Sel. At yun nga, itong batang tondo na walang sasantuhin, gets a steal, scores on the other end. At ang sabi pa niya sa akin, Paul, ano ba yung game face mo? Ah, ito yung game face na nakuha ko kay Coach Yeng. Yun nga, but hindi niya pinahiya si Sel sa kanyang report. Ang ganda nun. Because kita mo naman, kakapasok lang, agaw, 2 points ka agad si Paul Lee. And si Ronnie Matias, with a 2-point field goal under the basket. At nakashoot itong si Ronnie Matias dahil sa pasa nitong si Paul Lee. So Paul Lee immediately making an impact in this game at dahil doon, tablan na po ang ating score, 17-all, 1:40 to go dito po sa first quarter. At parang tumindi itong energy ng Elasto Peters. Paul Lee again! Grabe talaga yung ere naman ni Paul Lee. Talagang mabibilib ka nga naman kung pinapanood mo siya because wala siyang takot sa kanyang mga kills. Walang emotion gumagaro. Effective lang eh. Yun ang pinaka-importante. That's why sabi nga niya, hindi niya kailangan maging number one pick. Kailangan lang niya makapagpakita ng maayos dito sa PBA. At ang sabi ni Coach Sheng, ang talent, hindi na ko coach. Oo. So binibigay niya yung credit lahat kay Polly because of his high basketball IQ. And Polly there trying to steal the ball of Doug Kramer. Pero Doug Kramer nakuha! Muntik na pumasok for the Tigers. But quick hands there for Powerade. But quick hands also from Paul Lee. Good defense. Umahabol ka agad sila sa defense for a recovery. The few times that you'll see Paul Lee smile. Nang hinayang siya. Smile lang nga yun eh. Grabe yung focus. Lang, ibang klase talaga yung focus ni Paul Lee. Couple of changes here. Bo Belga coming in also for the Elasto Painters. Tatapad siya kaya Dukol. Pero Dukol, ang ganda ng peke, pinasa dito kay Kalimag. Ganda naman ang pagkakapasok ni Romela Dukol. Nakita niya si Ricky Kalimag for a wide open 8-foot jumper. Yan po yung mga changes, Kalimag and Dukol inside together with Rudy Lingganay. Sa kabila naman ang bagong pasok, Bo Belga at itong si Paul Lee and Ryan Aranya. 19-all po tayo, 30 segundo na lang ang nalalabi. Ganay, dire-direcho, walang takot na inatake ang basket. And Paul Lee, ganda. Showing his dribbling skills ganda there. Ganda klase naman ng Paul Lee talaga. Cool na cool, ano? 6 points already for Paul Lee. Kakapasok lang niya. 6 points kaagad. Hindi na kailangan mag-init, ano? Wala dito na. Diesel engine. Wala, walang diesel engine. Diesel engine kay Paul Lee. Dire-direcho na. 15 seconds remaining. 10, 9 on the shot clock of Powerade. Tabla po tayo, 21-all. David, corner, hindi pumasok. 2 seconds remaining on our game clock here. At hindi aabot ang tira ni Dukol. They'll check though if that will count. Titingnan natin mga referees kung ika-count nila ang shot ni Dukol. Pero latter part of the first quarter, ang angas ng Tondo. Wala pa tong 3 minuto, 6 points, isang assist. 3 out of 3 agad. Perfect game so far for Paul Lee. And right there, hindi ko, wala nga katakot-takot eh ang pinapakita ng angas ng Tondo. At hindi po kinount ng ating mga referees. Tabla po tayo, 21-all after 12 minutes of action. More of this game sa pagbabalik po ng PBA on Active.